At kanina nga sinabi ko na dapat ay magsalita na rin si President Marcos Jr. kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi, no? At kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga pogo dito ay mainam yon. Pero kung hindi siya nagsasabi, baka ano ba? Ano bang masasabi natin diyan? May pinoprotektahan ba? So yun yung tanong natin. Ito ang naging pahayag ni Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List matapos maghain ng House Bill na nagdalayong ipagbawal ng tuluyan ang lahat ng pogo o kilala rin sa bagong tawag na internet gaming licenses sa buong bansa. Medyo nakakabahala na rin kasi umano ang mga natutuklasan tungkol sa mga isinasagawang illegal na aktibidad sa mga nireid na pogo ng PAOK nitong mga nakaraang araw, at maging ang Senado ay gumagawa na rin ng hakbang sa pangungunan ni Senator Win Gatchalian at Senator Risa Ontiveros para matuldukan ng mga ito sa ating bansa. At para sa ilan pang detalye tungkol sa paghahain ng panukalang batas sa Kongreso, narito ang kubuan sa mga pahayag ni Congresswoman Franz Castro. Magandang araw sa lahat. Sa araw na ito ay final ng Makabayan Black ang House Bill 10525. So, ang ACT Teachers ang main author nito kasama yung si Representative Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party, si Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List. So, ito yung House Bill number 10525. This is an act banning Philippine offshore gaming operators o yung POGO and criminalizing their operations. So, may bagong kinreitsyata na pangalan ng POGO ang PAGCOR, no? Kasama yon sa ibaban natin kapag ito ay naipasa na, no? So, basically, sinasabi dito na ba yung naging history ng POGO dito sa Pilipinas. So, pinapasok ng dating administrasyon ni President Duterte ang mga POGO dito na basically galing ito sa China, no? Nag-operate sila dito and tapos naman nagpasa naman ang House of Representatives ng 2021 ng batas taxing the POGO. So basically legitimizing the POGO here in the Philippines. So, ilang taon na yung nakalilipas, nakita natin yung ibinunga, no, on the social cause nitong POGO sa Pilipinas. Dahil hindi lang naman gaming operations ang nangyari dito, no, nagkakaroon na rin dito ng like yung mga kidnapping, nagkaroon na rin ng mga torture, nagkaroon na rin ng yung mga iba pa, at iba pang mga krimen. And di natin alam kung talagang totoo ba na nagbabayad sila ng tax, di ba? So, ayon sa PAGCOR, may 48 daw na legal na POGO operation dito. Pero tingin ko more than that, at sa 48 ba nito, ito ba talaga ay nagbabayad ng tamang tax? Di ba? Baka mas maraming mga illegal na POGO. At panghuli, baka mayroon din problema tayo sa national security, no, dito sa mga POGO na to dahil may mga nakikitang mga ebidensya. No, kaya talagang kaya kami sa Makabayan, matagal na yung aming posisyon dito na hindi dapat pinayagan ang POGO dito sa Pilipinas. Kaya noong 2018 noong 18th Congress, anim kami sa Makabayan Black ang bumoto ng no doon sa pagtatax ng POGO. At ngayon, ganun pa rin yung aming posisyon, no, na iban itong POGO na ito dahil wala itong naidudulot na buti. So siguro kung meron, baka iilan yung mga kumita dito at hindi yung pangkaramihan sa Pilipino. Ma'am, ano po yung nagkudyok sa inyo na i-file yan ngayon? May mga incidents po kasi recently, di ba? Yes, pinile natin ito dahil nga sa mga palala na ng palala, no, yung mga problema natin sa POGO to the point na may mga nai-involve na, quote-unquote, involved na ng mga local, mga local officials. At ito rin, yung mga raid na nangyayari, no, napatunayan talaga na maraming mga Chinese people na employed dito sa POGO ay hindi sapat yung kanilang mga documents para magtrabaho dito.
So nagkakaroon talaga tayo ng problema doon sa kanila, no, sa pagpasok dito. Kung speaking of ebidensya na sinabi niyo kanina, isa po doon sa nakita po doon sa raid nga po sa Pampanga, yung uniform daw po ng Chinese PLA, yung army nila. Ano pong masasabi niyo po dito? I think you've been warning na rin po the government ever since yung pagpasok nga po ng mga militar. Yes, oo. Although isang ano lang to, no, hindi naman natin talagang ma-generalize kung talagang may PLA dito. Hindi natin alam. Kaya kailangan nating maimbestigahan din kasabay nitong ano, no, pagdinig dito sa bill ng makabayan kaugnay sa pagbaban ng POGO. So, maraming ano, no, marami tayong mga madidiscover pa kapag talagang itong ating bill ay madinig na dito sa Kongreso. Pero tama ba? Parang may attendan akong committee hearing discussing the abolition of the POGO. Saan ba yun? So, hindi ko alam, ano, pero sa Senate, alam ko meron ng nag-file ng abolition ng POGO. So, dito, siguro ito yung may related din sa drugs, no, sa Committee on Dangerous Drugs ni Chairman Chairman Barbers. May as early as 2022 po, may mga nakafile na po na bill na magbaban sa POGO pero nakapending po sa House Committee on Games and Amusement. So, how confident are you na tatakbo po ito ngayon? Lalo na meron pong political analyst na nagsasabi na may mga protector daw po ng POGO kaya hindi ito na umuusad dati yung mga bills na inihain. Well, hopefully ngayon ano na ayan, kung marami na mga nag-file noong 2022 pa ng pagbaban nito. Hopefully dahil doon sa mga nagaganap na mga recent na mga pangyayari na palala ng palala na nai-involve na rin ang mga local officials ay siguro makikita na rin ng leadership ng House of Representatives it's urgent na dapat ay ito ay dinggin na rin, no, lahat ng mga bills banning POGO. So ma'am, pag pinaban ko ng presidente, hindi na po kailangan ng batas. Kailangan pa rin yung ano, no, kailangan natin i-repeal yung batas na nagta-tax doon sa POGO para mawalan na talaga ng legal basis yung mga POGO. Or mag-file po ba ng bago na, you know, prohibited total abolition? May ganun po ba? Yes. Oh, so ito na yon eh. Definitely, ito na yung magiging ano nun. O, tama, no? Yung totally ban. Kasama na yan dito sa aming, ano, sa aming bill. Kung gusto nyong mapanood ang mga pinakabagong kaganapan sa ating bansa, pwede nyong bisitahin at isubscribe yung isa pang YouTube channel na ginawa ko para lang sa mga napapanahong balita katulad itong issue sa POGO. Ito ang inyong Pinoy Car Guy.